guys, Kim here and welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo at i-share ko na rin sa inyo lahat ng favorites ko. Dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakagawa ng monthly favorites. So ito, lahat pinag-isa ko na lang siya dito sa video na to. At syempre, bago tayo mag-start guys, disclaimer lang, hindi po ako sponsored ng mga products na ipapakita ko sa inyo. Tapos, next skincare product naman is itong Claire's Freshly Juice Vitamin Drops. Ayan, tulad ng sinabi ko sa inyo, nung nireview ko to, dun pa lang, okay na siya sa akin at sobrang favorite ko na siya. Sobrang nagustuhan ko siya kasi yung pimples ko talaga, nakakatubo lang. Kapag nag-skincare ka, at ito yung ginamit mo na serum, pwede mo rin pagsabayin to guys eh. Ito, si Soothing Rich Moist Soothing Serum at saka to. Ayan, pinag-mimix ko talaga silang dalawa. Tapos, kinabukasan yung pimples ko, tuyong-tuyo na. As in, super effective niya talaga, one day lang. Kaya ayun guys, the best to na ma-recommend ko sa inyo itong dalawang to na pangtanggal ng pimples. At mag-start na muna tayo sa ating skincare. So, ang first na ipapakita ko sa inyo is itong Natural Aqua Gel Cure. Ito talaga yung pinaka-best-selling products ng Japan. Sobrang gustong-gusto ko siya kasi natatanggal niya yung dead skin cell dito sa face mo. Kahit saang part ng body, pwede siya sa siko, sa kilikili, dito sa neck area natin, sa tuhod, ayun. Pwedeng-pwede siya doon. Talagang tatanggalin niya yung mga unwanted skins or mga dead skin cells, mga flakes. And then punta naman tayo guys sa makeup category. So, ang unang ipapakita ko sa inyo yung pang-base muna. So, first, ito yung Pond's Magic Powder BB. Ganito yung itsura niya, ayan. At kaka-review ko lang sa kanya, guys. At kung gusto niyong mapanood yung review ko about this powder, ilalagay ko na lang sa description box below. Ang nagustuhan ko naman sa kanya, talagang nasa-set niya yung aking face, hindi ako nag-oily. Kapag hindi ito yung ginamit ko, tapos naka-stay at nakababad ako sa aircon. Kahit ilang powder pa yung nilagay ko sa face ko, talagang maghuhulas ako, nag-oily ako, para siyang natutunaw yung aking powder sa face. Pero pag ito yung ginamit ko, talagang kahit ilang oras ka sa aircon, dry na dry pa din yung face mo. Hindi ka talaga nag-oily. Tapos next favorite ko is itong Water Treatment Skin Cream. Ayan, ganito yung itsura niya. Ito naman ay isang moisturizer. Pwede rin siyang makeup base at saka primer. So ang ginagawa ko sa kanya, ginagawa ko siyang primer at makeup base ko. Kasi sobrang, alam mo yon, kapag pinag-compare ko yung face ko na meron akong nilagay dito sa wala, talagang ito, alam mo yung parang wala kang makikitang pores. Wala kang makikita na dry skin. Talagang super flawless yung makikita mo dito sa skin mo. Dun sa nilagyan mo mismo nitong water treatment skin cream. Pero pag pinag-compare mo siya dito sa wala, talagang kitang-kita mo yung difference nilang dalawa. As in, eto, meron siyang dryness. Tapos yung pores mo kitang-kita. Pero pag nilagyan mo talaga nito, okay na okay siya. And then, next favorite ko naman is itong Some By Me H7 Hydro Max Cream. Kapag mga ordinary day lang, ito yung ginagamit ko na pang base or cream base or moisturizer bago ako mag-makeup. Kasi yung foundation ko, hindi niya napapadry, hindi niya napapakakey, tapos napapaflawless pa niya yung finish. At ito nga pala ay from Some By Me. And then next product naman na favorite ko is itong Becca Shimmering Skin Perfector Press Powder. At ang shade nito ay lilac gyode. Ayun. Color violet siya, 'di ba? Ayun, sobrang ganda. Tapos ganito yung nasa loob niyan. Hindi naman siya pack na pack, parang light lang. Ayun oh. Meron siyang touch ng color violet, pero pag nilagay mo siya sa face mo, hindi siya violet talaga. Next product naman is itong Vanilla Co. Circle Black na mascara brush or applicator. Sobrang gustong-gusto ko to kasi ito yung gamit ko ngayon eh. Talagang, alam mo yun, ang liit kasi ng ano ko, pilik mata ko. Tsaka hindi rin ako mahilig mag, ano ba tawag dito? False lashes. Dahil hindi ako marunong, siguro pag may mga pack na event lang talaga ayun. Doon, pwede ako mag-false eyelashes. Pero hindi rin ako marunong maglagay. So, kailangan ko talaga ng mascara na sobrang magpapahaba ng aking lashes. Kaya ito si Vanilla Co. or B by Vanilla. Dito ko lang talaga nahanap yung gustong-gusto ko na pagkaka-curl ng aking lashes kapag nilagyan ko ng mascara.
Talagang lakas maka-volume, ang lakas maka-curl nung applicator niya. Kaya sobrang favorite ko to. Be by Vanilla. Ito yung kanilang ano, Cheer Gradation Chic. At ang shade nito is 0R01 Pure Peach. Sobrang ganda talaga ng shade na to kasi talagang perfect na perfect yung pagkaka-peach niya. Ito yung lagi kong suot. Meron siyang touch of pink and then meron din siyang peach kasi dito light and then dito yung pinaka dark. At ito din yung suot-suot ko ngayon sa aking lids. Yan, ito yung lagi kong ginagamit. Ayan, perfect talaga na peach tone yung kanyang kulay. Hello Gorgeous Feline Cat Eyeliner Stamp. Ito, stamp talaga siya dahil meron siyang ganito. Ayan, na pang fill in. And then, meron din siya nito yung parang stamp na cut eye na. Ito yung lagi kong ginagamit dito, guys, kapag nagka-cut eye ako. Ayan, BLK Contourer Blush and Highlight Palette. Ganito yung isura niya, ayan. Alam ko marami sa inyo yung familiar dito. Tignan nyo naman kung gaano ko siya ka-favorite. Pero ito lang yung favorite ko dyan. Yung contour, yung pinaka-contour shade, ayan. Ito is highlighter and then blush on. Dahil hindi ko sila ginagamit, talagang buong-buo pa yan. Hindi ko lang talaga ginagamit. Nag-crack siya and then nung nag-crack, parang natatanggal na yung mga powder-powder nitong dalawang to. So, ang ginawa ko, tinapon ko na lang. Ang tendency, kapag gino-open ko siya, nahuhulog yung mga powder. Kaya tinanggal ko na lang siya. And then, ayan, tignan nyo naman yung nangyari dito sa contour. Konting-konti na lang. Kasi ito yung aking everyday na ginagamit talaga na contour. Sobrang okay na okay siya. Skin Potion Lip Candy. Ayan, ganyan yung itsura niya. Lip Candy Colored Lip Balm. Sobrang ganda nito kasi ang pigmented niya sobra. Isang swipe lang na ganyan, ayan ha. And then mamaya ipapakita ko siya sa inyo kung gaano siya ka-pink talaga. Alam mo yun, parang siyang magic na habang nagtatagal, nagkukulay ng sobrang kulay na kulay. And then ito namang nasa inner part ng lips ko is itong lip tint ng Some By Me Covers Long Lasting Tint in the shade Moulin Rogue Red. Ayan, ganito yung itsura niya. Para siyang puka lip tint. Ayan guys, di ba o? Oh, nag-pink na siya ng sobra. Parang magic lang. Ito naman yung shade niya. At itong dalawang lip tint na to, yung nasa lips ko ngayon. Ito yung nasa outer part and then ito yung nasa inner part. Sobrang best combination ko silang dalawa. Yung Sugar Tint Lip and Chic Tint, ang shade nito is Queen Bee. Ayan guys, yung shade ng Queen Bee. Sobrang perfect talaga ng shade na to. Tapos sobrang bango pa niya. At ito rin pala ay sobrang long lasting. Kaya favorite ko siya kapag may mga event. Ang Ever Belena Lip and Cheek Roller. Ayan siya. Ito yung bago nila na shade na Ever Belena Lip and Cheek Roller. At ang shade nito is Red Balm. Kasi perfect talaga yung color niya. Ayan o, red na red talaga siya. At saka pure yung pagkakatint niya. Vice Water Gel Lip and Cheek Tint. At ang shade nito ay Chos. Sobrang favorite ko to. Sobrang ganda nito sa cheeks guys. Sobrang blendable pa niya. Ganyan yung kanyang kulay. Ayan. May pagka pinkish red. Basta perfect yung kanyang shade. Ito lang yung lagi ko nilalagay sa cheeks ko. Colorette. Ito yung bagong shades din nila. Itong shade na Naomi, sobrang favorite ko to. Kasi perfect na pink talaga yung kanyang kulay. Ito talaga yung pinaka, alam mo yon, kung love na love nyo yung color na Coco Cuba ni Kylie na liquid lipstick. Mas maganda pa tong kulay ng Colorette kesa dun. Kasi ganito guys, yung shade nyo, ang ganda. Sobrang perfect yung pagkaka-pink niya. Tapos ang pinaka gusto ko pa dito kay Colorette. Sobrang blendable niya at sobrang pigmented. Kahit isang dot lang guys, talagang sakop na sakop niya na yung cheeks mo at saka yung lips mo. And there you go guys, punta naman tayo ngayon sa random stuff category. Ang unang item na favorite ko is itong Charles and Kate na bag. Ayan, ganyan yung itsura niya. Tapos yung mga ano siya dyan, parang buttons na pwede mong tanggalin. Ayan, magkabila. And then, ayan, silver lang yung kanyang zipper. Tapos, ganito yung nasa loob niya. Ayan, color pink din.
sobrang favorite na favorite na favorite ko to kasi ito yung lagi kong dinadala sa mga events na pinupuntahan ko. At kasyang-kasya lahat ng gamit ko. Maliit lang talaga siya kung titignan mo, pero yung compartment niya, malaki. Ayan. Ito yung pinaka-highlight sa lahat ng mga products na i-share ko sa inyo. So, ito na siya, guys. Ito yung shoes na favorite ko. At kung pina-follow niyo ako sa Instagram, ayun, pinost ko na siya doon. Kaya alam niyo na kung ano yung laman nito. Ayan. At ganito yung kanyang itsura, ayan. Color white and then color pink. Kung nakikita niyo, guys, ayan o. Color pink and then color violet. Yung parang siyang baby pink or purple. Ayan. Ito talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat. Sobrang comfy pag suot-suot mo. And if I'm not mistaken, ito yung shoes na kamukha nung kay Janina Vela. Tumblr ng Starbucks. Ayan. Ganyan yung kanyang itsura. Isusum ko kayo. Ayan. Ang cute nung mga ano niya. Para siyang doodle. At yun siya, guys, sobrang cute talaga nung design. So ayun, guys, lahat ng aking favorites. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And thank you so much, guys, for watching this video. Don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala akong Instagram and Twitter. You can also follow me there para, ayun, let's be friends. And thank you so much, guys, for watching. See you on my next one. Bye!